Viva pomón, Jesús Nazareno, awitat papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at usamo ng bayan mo. Viva pomón, Jesús Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sinumang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Salita ng ating pong Jesus Nazareno ngayong araw na ito, bagamat may kalungkutan, may karampatan ding kaligayahan. Naway sa lahat ng ating mga pinagdaraanan, naway sa lahat ng mga bagay na ating pinagkakaabalahan, ay makita natin ang kaligayahang iniaalay sa atin, dala ng pagiging tapat, dala ng pagiging masunurin, dala ng pagiging bukas sa kalooban ng ating puon sa atin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang paghahayag ng mabuting balita, pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipinadala ng iyong anak na salita, at para maging lubos ang pagkupkup mo sa iyong angkan, pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Anuman ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y suma sa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng isang taon at anim na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao
na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sosthenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya. At naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Tumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari sang kalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansoob, purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. O Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo'y lang magtiis nang tagumpay ay makamit at sumati ng langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan.
subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalaala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ng isang sanggol. Gayun din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter, TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po, anuman ang oras at petsa sa inyong pinanggagalingan. Subalit para sa atin, ang araw ng Biyernes ay nananatiling araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga panalangin at pangangailangan, araw ng pagdedebosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya naman po, bilang pagkilala sa kanyang kabutihan at malasakit, palakpakan po natin ng ating Panginoon. Handa ba tayong pagdaanan ang ninanais ng Panginoon sa atin? Bagamat sa isang banda, tinutukoy ng ating pong Jesus Nazareno ang kanyang paglisan na siyang ating ipagdiriwang sa Linggo nang siya'y umakyat sa langit upang pagharian ang sangkalupaan kasama ang Ama. Ipinapangako niya na siya ay babalik. Lalong-lalo na kapag dumating na ang mga araw na kung saan ang mga sumusunod sa kanya ay pinahihirapan dala ng kanilang pananampalataya. Yun yung pinanghahawakan ng mga unang Kristiyano. Subalit, nagdaan na ang panahon, hindi pa dumarating ang siyang nakatakdang panahon at hindi natin alam kung kailan. No? Huwag tayong ma-stress na alamin kung kailan yun. No? Ang dami nang nagdaan. Nandito pa rin tayo. Mas mahalaga yung kahulugan nito sa ating kasalukuyang panahon. At magandang tandaan ang mga salita ng ating pong Jesus Nazareno ngayong araw na ito. Matitigib man tayo ng kalungkutan at paghihirap, darating ang kagalakan. Pero ang kagalakang iyon ay hindi darating sa buhay sa langit. Iba pa yun. At yun ay nasa abot tanaw ng ating pag-asa. Yung kagalakan na iyon ay hindi lamang din sa kung kailan man yung kaganapan ng panahon, yung katapusan ng lahat, yung kanyang muling pagbabalik. Kung titignan po natin ang mensahe ng ating pong Jesus Nazareno, ay para sa ating mga araw-araw na pinagdaraanan. May paghihirap. Huwag po nating tanggihan. Huwag na nating i-deny. Mahirap talaga ang buhay. No? May edad na nga yung marami sa atin, may problema pa rin. No? Sa lahat ng nais natin na sana mas maginhawa yung buhay natin, kahit lahat ng pera, kahit lahat ng pwesto, kahit lahat ng kinakapitan natin sa buhay ay naririyan, hindi, nawawala ang problema. Laging may krisis. Laging may pinagdaraanan. At natural lang yan. Tumatanda tayo eh. Nagbabago ang mundo. May mga bagay na kailangang pagdaanan. Hindi naman ibig sabihin nun na puro problema lang ang buhay. Mas madalas yung mga pinagdaraanan natin ay para bang may hamon sa atin na may tinatawag tayong dapat pagtuunan natin ng pansin. Pero ano mensahe ng ating pong Jesus Nazareno? Pagdaanan.
Huwag nating tatakasan yung mga hirap na yan. Kasi lalago tayo dyan. At bukod pa ron, pagkatapos nating pagdaanan, naroroon ang kaligayahan. Naroroon ang paglago. Naroroon ang kagalakang dala ng sa kung anumang pinagdaanan natin, kasama natin siya. Hindi niya tayo pababayaan, may kalooban siya para sa atin. Magandang pagnilayan po ito, lalong-lalo na nakita natin sa unang pagbasa. No? Kung saan si Pablo ay ipinahuli ng gobernador ng Akaya. No? Bukod pa sa pinahuli, bukod pa sa inakusahan, ay nasaksihan pa niya na walang nagdesisyon para sa kung kanino man. Nagpabugbog pa ng pinuno ng sinagoga ang siyang nagpatawag sa kanya. No? At magandang tignan po yun kasi kahit siguro sa pagbasa natin, patuloy ang paglalakbay ni San Pablo. Totoo po yun. Pero siguro hindi rin naman natin maiiwasan na siya mismo, kung iisipin natin lahat ng iyan, siguro siya mismo nababahala sa lahat ng nakikita niya. At siya mismo na alam niya na may mga lupaing pinadadala siya ng ating Panginoon. Mga lupaing hindi tatanggapin ng pananampalataya. Mga bayan na siya'y ipakukulong, na siya'y papahirapan dahil siya'y Kristiyano. Alam niya na ginagawa natin niya ang kalooban ng Panginoon sa kabila ng lahat ng hirap. At maganda pong yun ang ipagdasal natin. No? Tayo kaya sa isang mundong mas madaling gumawa ng mali, mas may dahilan ka maging makasarili. Yung iba nga ang ugali. No? Pag hindi sila sangayon sa isang tao, hindi sila susunod. Hindi sila makikipagtrabaho. Sisiraan pa yung taong yun. O minsan kapag may problema, ang unang sagot, tatakasan. Bahala ka na kayo dyan. Hindi ako magdi-desisyon dyan. Sa isang mundong ganito ang pamumuhay, tayo kayang may mga pananampalataya ay bukas sa kalooban ng Diyos, handang harapin ang kung anumang krisis, handang makipag-usap at makisama sa mga taong hindi man tayo payag sa kanila. Handang humarap sa mga bagay na iwas-iwasan man natin ay nananatiling krisis, nananatiling kailangan natin mga pagdaan ng problema. Nang sa ating kamalayan ay alam nating pagkatapos ng lahat ng ito, lalago tayo. Pagkatapos ng lahat ng ito, magiging malinaw ang kalooban ng Diyos para sa atin. Alalahanin po natin ang mga iyon sa pagpapatuloy ng ating banal na misa at hingin ng biyaya na mapagdaanan ng mga ito nang may pagtitiwalang alam ng Diyos ang ginagawa niya. At hindi niya tayo ilalagay sa mga sitwasyon na hindi tayo lalago at magiging mas mabuting mga tao. At magiging pagkakataong itong maging malapit at makakita ng kagalakan sa Kanya. Mahal na pong Jesus Nazareno, sinasamahan mo kami, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Habang inaasam natin at hinihintay ang kaligayahan ng langit, manalangin tayong ipagkaloob sa atin ng lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga sa atin. Manalangin tayo.
Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nawawala ng pag-asa, naway pasiglahing muli sa kagalakang nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit na kanilang nadarama. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners, health workers at lahat po ng nagsisilbi sa ating bayan na sa kabila ng hirap sa paglilingkod ay patuloy na nagsisilbing tanda ng malasakit ng ating Diyos sa kanilang mga ginagawa. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu na mapagtiisa ng mga paghihirap sa buhay na ito ng may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayahang naghihintay sa langit para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alakad tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling, pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay na iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang. Kahit tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay.
Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, santo, santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ibahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa iyong mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kahit
balik tanaw. Takip silim di man mapigilan, sandali lang ang dilim. Yung bilangin ang bawat sandalim, kagalakay wariwalang patid. Magkasama tayo sa pagsapit ng sanlangit sa daigdig. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig at ako sa iyo'y akawit. Alaala ng pagkakaibigan sa puso, itagot ingatan. Sa pagsilay ng bukas, tingnan. Alaala't puso'y isa, minamahal kitang tunay. Ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig at ako sa iyo'y aawit. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa iyo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking hibig at ako sa iyo'y aawit. At ako sa iyo'y aawit. Tuwing Biyernes at Linggo, magkakaroon ng libreng bakuna laban sa tigdas, Tsikiting Ligtas Tigdas Immunization Campaign. Sa pangunguna ng San Sebastian Health Center, sa mga sanggol na may gulang 0 to 59 months old, ang kanilang pwesto ay matatagpuan sa entrance ng pahalik sa gilid ng ating simbahan sa Evangelista Street sa ganap ng ikawalo ng umaga hanggang alauna ng hapon. Schedule o bakuna: May 19, Friday, 8 a.m. to 1 p.m. May 21, Sunday, 8 a.m. to 1 p.m.
May 26, Friday, 8 a.m. to 1 p.m. and May 28, Sunday, 8 a.m. to 1 p.m. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, paalala lamang po, unang-una, no, yung announcement po kanina sa mga may anak po dyan, mga sanggol na hindi pa nakakapagpabakuna laban sa tigdas, no, gamitin na po natin itong pagkakataong ito na sila ay mabakunahan, no. Huwag po tayo matatakot sa bakuna, no. Hindi man tigdas, flu, COVID, no, kasi meron naman talaga yung side effects, no. Ipapahinga nyo lang yan. O kung may kailangan mang gamot dahil tayo may comorbidity o minsan may mga sakit, no, inuman ng gamot, no? Kasi pagkatapos niyan ay mas protektado na tayo sa mga sakit na ito, no? So wag po tayong maniniwala sa mga fake news na nakakamatay ang bakuna, no? Dapat ang bakuna nagiging protection, no? Pero may mga epekto din niyan na panandalian. Kaya sana po sagarin natin yung mga pagkakataon na tayo makakuha ng mga proteksyong ito. No? Tsaka, syempre, sa loob po at sa paligid ng simbahan, wag po natin kalilimutan, bagamat naideklara ng patapos na ang pandemya, eh tumataas pa rin ho yung mga kaso natin. At wala pa tayong formal na pahayag dito sa ating bansa. No? Kaya, kailangan pa rin pong maayos na nakasuot ang ating mga face mask. Siguraduhin natatakpan ng mabuti ang ilong at bibig. Hindi tinatanggal kung hindi kailangan. Ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutang may utang na noob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na way maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan mo
Nuestro Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.